Good day, Carview buddy. So kung mapapansin nyo, nandito ako sa labas and sobrang init. So nandito pala ako sa John Japan, Cavite, Manila, Multicab and Trucks yung binibenta nila. So kung mapapansin nyo sa left side ko, meron tayong mga brand na makikita na Suzuki, Nissan, tsaka Mazda. So tinatawag yan guys na wagon. And sa right side ko naman guys, meron yung mga pickup trucks. So isa-isahin natin. And yung price range pala nila guys is naglalaro lang sa 200 to 300,000 pesos. So negotiable pa siya. So let's start. So ngayon guys, andito tayo sa first unit natin. So ito guys is nabenta na and nabili naman to ng may-ari na 190,000 pesos only. So ngayon pasukan naman natin yung loob. So guys, nasa loob na tayo and una ko napansin dito, tingnan nyo naman, may auto-fold na yung kanyang side mirrors. Then tingnan nyo, napaka-responsive ng mga windows. So maganda talaga sa presyo 190,000, sulit na sulit to. And tinan yung aircon, napakalamig sa sobrang init ng panahon ngayon, kailangan natin ito. Then automatic transmission na siya guys with new infotainment and radio, tapos provided na rin nila yung reverse camera, so meron na rin. And kung mapapansin nyo here guys, wala yung handbrake niya, so meron dito tinatawag na foot brake, so diba? Ngayon nga lang rin ako nakakita nun, ang galing. Dati kasi guys, pag pinadala na dito, nasa right side pa rin tong steering wheel. Pero sa Pilipinas kasi, di ba, kailangan nasa left side. So, inaayos pa nila yun bago nila ipenta. At kung makikita nyo naman, guys, yung ating seats dito ay naka-leather seats na and two-toed na siya. So, yan lang naman makikita natin here sa harap. Punta naman tayo sa second row. Kung mapapansin nyo, guys, dual sliding door na siya. Then, tingnan nyo, may headrest. And dito sa second row, guys, meron na rin siyang recline. So, yung recline niya, pwede rin siyang nakahiga kung gusto nyo. So, maganda yung pagkaka-recline niya. Then, meron na rin pala tayo guys dito na armrest. So, sa harap rin pala merong armrest. Tapos, may two bottle holders. Grab handle. Tapos, yung second row pala guys is provided na yung seats. Pero dun sa likod is cargo lang. So, yun lang naman yung makikita natin here. So, let's proceed to the other units. Ito naman yung ina-next natin guys. Isa to sa mga pinakamaganda na binibenta nila dito. And nabili naman to ng may-ari na 300,000 pesos SRP. So sa labas pa lang makikita natin na naka-setup na siya and tingnan nyo, naka-mugs na siya. Tapos ang ganda ng pagka-blue, tinted, tapos chrome pillars at may visor na. And kanina kasi guys, may pinakita siya sa amin sa may baba na RGB light. So sa gabi, mas kitang-kita, nag-iiba yung kulay. I-check naman natin guys yung likod. And dahil nga sinabi ko sa inyo guys na naka-setup siya, dito pa lang sa likod makikita na natin na may spoiler. And yung ilaw natin here is LED na. Tapos meron na rin siya dito sa babang diffuser na parang carbon fiber yung design. Tapos apat yung mufflers niya guys. So hindi ko sure. Pero alam ko ilan lang yung gumagana dyan. So buksan naman natin yung tailgate. So may hydraulic assist na siya. So isang bukasan lang. And yan, may mga sibuyas. So sarado na natin siya guys. And may pahabol pala tayo yung reverse camera. Hindi ko nasabi sa inyo. Here in the front guys, mapapansin natin na ang unique nung itsura niya and tinan yung Suzuki logo, kakaiba siya. Tapos may mga chrome accents, angel eyes, yung LED, yung headlight, yung sequential turning signal light natin. Tapos yung DRL natin dito guys, napakadami. So ayun pala yung hazard, so iba rin yung kulay. And sa baba, yung ating fog lamps is magkaiba rin yung kulay, so blue and green. So guys, dito sa switches natin, same lang dun sa na una nating unit. Pero ang kakaiba nga dito is color blue rin yung team sa loob. So halata naman na blue yung favorite nung may-ari. And ito yung kakaiba dito guys, kasi tingnan nyo yung button na to. So pag ginanto natin siya, yung pinto dun sa likod is nagsasarado siya, nagbubukas siya. So isang pintuan lang yung nagawa nun, yung kabila hindi. Then meron tayong USB port here kung gusto nyo mag-charge para mas accessible, mas mabilis. Yung rear view mirror natin guys here is with sineta pa na rin nila ng front cam. So makita natin dyan. So maganda talaga yung pagka-setup nito. At yung aircon pala natin dito guys is digital and automatic. Tapos meron rin siyang kasamang infotainment. So pati guys pala yung carpet tsaka yung upuan natin here is color blue. So punta naman tayo sa second row. And nandito na ako guys ngayon sa second row. So may tinatawag pala silang high roof tsaka low roof. So ito guys is naka-low roof tayo, pero tingnan nyo yung headrest ko, tsaka yung knee room ko. Sobrang tangkad, sobrang space.
And maganda na rin siya dito, kulay blue na rin. With our armrest at may bottle holders na siya. So yung pintuan, pati pintuan blue. So grab handle. Then tingnan nyo, may pinakabit sila ditong electric fan. So pwedeng pwede na. Init kasi sa labas eh. So yun lang naman. So proceed na tayo sa next unit. So guys, ito na yung pang-third unit natin. And tingnan nyo naman sa presyong 270,000 pesos SRP. Maganda na siya. Kulay black na siya. Then nakamags na siya sa presyong yun. So now let's proceed to the interior. Kung mapapansin nyo guys, hindi siya masyado pang maayos kasi nililinis pa lang siya ni Kuya kanina. So dahil nga nag-vlog ako here sa loob, nawala siya. So tingnan nyo naman, naka-chrome na yung aircon vents niya. Tapos yung foot brake. And naka-leather seats na siya guys, iba yung pagka-leather niya. So may pagka-brown siya na yellowish. Then lahat yan guys, naka-autofold and yung mga switches. Very responsive. So yun lang naman yung nandito. So kung bibili nyo naman to or yung mga iba pang units nila, pwede na nila ayusin agad to dahil madami silang worker here and napakalaki talaga ng mga yung lupa nila dito na ang daming nakalagay. So punta naman tayo sa second row. Sa second row naman guys, wala na tayo masyadong makikita. May pockets lang yung upuan. Then eto, so lahat yan merong makikita tayong ganito, dual sliding doors. Tapos wala na rin siyang third row seat, so may mga cargo na lang dun sa likod. So now let's proceed to the other units. So guys, yung pickup na nasa likod ko na yellow, nagkakahalaga na 200,000 pesos cash. So dahil nga 200,000 pesos siya, it comes with a 4x4 na and napakaganda nito guys. So lahat to negotiable, so kung mag-i-inquire kayo, pwedeng pwede. And ang dami talaga nilang naka-showcase dito sa kanilang place. So pabiroll ko na lang yung loob. So cameraman, pabiroll please. And meron na rin pala dito guys na iba pang pickup trucks which is mas mura dahil nga wala siyang canopy. So yung range naman nito is 180 price range. And kung gusto niyo naman ng mas malaking pickup trucks, meron dito yung kagaya sa likod. And meron din sila guys na binibenta ng mga trucks kagaya naman nito. So pabirol na lang ulit, cameraman yung loob. Mga nasa likod ko naman, ito yung mga imported na galing Japan na hindi pa na aayos. So meron pa rin siyang mga scratches and yung mga steering wheel niya is nasa right side pa. So kailangan pa nila i-convert yon. So titingnan naman natin yung loob niya. Ipapabirol ko ulit kay cameraman para ano nga ba yung itsura nila habang hindi pa naaayos yung itsura. Kagaya nga guys, nung sinabi ko sa inyo kanina, gawa nga imported galing Japan. So nasa right side yung steering wheel. So pati yung mga headlights, yung wiper, tsaka yung pedal is nasa right side. So magkabaliktad. Pero dito guys, ayusin muna nila bago nila ibenta, ila-leatherize yung seats, tapos lilinisin. Ngayon naman guys, sa second row ako. And kung makikita nyo, ito pa yung mga hindi pa ayos. So ayusin pa nila. Pero compared naman dun sa mga other units na napakita namin sa inyo bago ito, is napaka-presentable talaga ng mga binibenta nila. So if you're interested or gusto nyo mag-inquire, pwede kayo pumunta dito sa may Dasma. And mamili kayo ng mga gusto nyo na specific na vehicles para naman maayos na nila at may bigay sa inyo. Kung mapapansin nyo guys, ang laki talaga ng space nila dahil yung baba nila, ang dami pang units. And yung last na punta namin dito para magtanong kung pwede ba kami mag-vlog, may nakita kaming trailer dyan, tapos dyan nila nilalagay yung mga gagawan na nila at i-convert dahil nga guys, dito yung warehouse nila sa baba. So if you're interested na pumunta dito, pwede kayo dito guys at magtitingin-tingin. So please don't forget to subscribe our YouTube channel, Carview PH, and hit that subscribe button and notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming vlogs. So, see you on our next video. Bye!